Mapagpalang araw para sa lahat ng makakapanood ng video na ito. It has been 4 long years since I uploaded my first video. So this time, I will present to you the different sequence. Like for example, the arithmetic sequence, geometric sequence, harmonic sequence, Fibonacci sequence, at isasama ko na rin yung square numbers at saka itong triangular numbers. So there are different types of sequence. And the most important thing that we should know is to distinguish their differences. Number one yun, siyempre. Kasi para tama yung inyong magiging solusyon. So mayroon silang mga pagkakaiba. Halimbawa, tulad ng nasa blackboard natin, that is an example of an arithmetic sequence. Halimbawa, meron pa tayo dito. Okay, 13. This is an example also of an arithmetic sequence. So kung mapapansin ninyo, first term, second term, third, fourth term, at saka fifth term. Kung mapapansin nyo, may dinadagdag lang tayo na constant number. Okay, so ano idinagdag sa 5? 2, para maging 7. Plus 2, 9. Okay, so kung titignan natin, okay, pag kinuha natin ang difference na magkalapit, that is 2. Okay, 2. 11 minus 9, 2. 13 minus 11 is 2. Constant number. Pag may constant number na idinadagdag sa bawat term to get the next, ang tawag natin sa sequence na yun ay arithmetic sequence. Okay. So, yun ang isang dapat natin gagawin na alamin muna kung anong uri ng sequence ito. Okay, so ayan lang, yan ang halimbawa ng arithmetic sequence. We add a constant number lang. Okay, so kung babalikan natin itong ating sample number 1. Okay, ang ating magagawa dyan ay alamin muna kung ano ang kanyang common difference. So, para makuha ang common difference, okay, pag minusin niya yan, so that is 21 minus 8. Okay. So that is 13. Okay. Ito, pag pinag-minus nyo rin yan, 34 minus 21 is also 13. Okay. Yan. 13 then. Therefore, we can be very, very sure that the example is an arithmetic sequence. Kasi it has a common difference. Okay, pag alam na natin ang common difference, we can easily determine the next term. Anong gagawin? Dadagdag lang natin doon sa 47. So, 47 plus 13 equals 60. Okay, so yun ang ating answer. 60. Okay. Another example. Let us find the next term. Anong susunod? Okay. Una, hanapin nyo muna kung meron siyang common difference. Kung meron siya common difference, ibig sabihin that is an arithmetic sequence. Okay. So, mapapansin nyo, the common difference is 7. Diba, no? The common difference, kasi 12 minus, 19 minus 12 is 7. 26 minus 19, 7. 33 minus 26, 7. 40 minus 33, 7. Therefore, the common difference is 7. So, what shall we do to find the next term? We simply add 40 by 7. So 40 plus 7 is 47. So ganun lang kadali yan. Okay, ganun lang kadali. So this time naman, find the n term. Finding the n term. Okay. So, ipinapahanap yung pang-isang daan na term. Okay. So, ito yung first, second,
third term, fourth term, fifth term. Okay. Kung gagawin natin yung ginagawa natin kanina na dinadagdagan ng common difference yung susunod, pagka ganon, it will be a long process. So, anong pinakamaganda? Okay, again, titignan nyo muna kung ang sample ay arithmetic sequence. Okay, paano nalalaman? We look for the sequence if it has a common difference. At mapapansin nyo, 15 minus 9 is 15 minus 9 is 6. Okay? Okay. Twenty-one minus 15 is 6. 27 minus 21 is 6. 33 minus 27 is 6. Ibig sabihin, it has a common difference. And so, pagka ganun, sure tayo na ito ay common, ito ay arithmetic sequence. So, the common difference is 6. Okay. Pagka ganyan na kalayo, ang hinahanap, hindi na yung next term, napakalayo na pang 100 na term, ay di, kailangan na natin ang ating formula. Una, dapat malaman natin kung ilang term yan. Okay. Ilan ang kanyang term? Kung ito lang, 1, 2, 3, 4, 5, meron tayong limang term. Okay. Ang ating number of terms ay 5. Pero pagka ganyan, 100, ang itinatanong ay pang 100. Therefore, we have 100 terms. Okay. Kung ito ay 90, ito ay 90. Number of terms. Kung ito ay 20, ibig sabihin we have 20 terms. Ganun lang yon. Okay, pagka alam nyo na yung ating number of terms, alam nyo na rin ang common difference, we can find the end term. Kahit alin pa yan, kahit pang 1,000 term, kahit pang 10,000 term, o any terms that is being asked, ay kaya na nating hanapin. At meron tayong formula dyan. Okay, so AM equals A1 plus N minus 1 D. Okay, where AN is the last term. Okay, AN is the last term. At dito, ang last term ay yung pang 100 term. So, let us just substitute A 100 equals our first term is 9 plus ang ating number of terms ay 100. Okay? And then minus 1 at ang ating common difference is 6. Ganun lang yon. And then, i-simplify lang natin. So, ang pang 100 term is equal to bring down 9 plus, okay, 99 times 6. Okay, what is 99 times 6? So, that is 54. Okay, that is 59. Okay, so equals 9 plus 4, okay, 603. Ganun lang kasimple yun. Ibig sabihin, ang pang 100 term, yung pang 100 term ay 603. That is so simple. Okay, so let us have another example. Kunwari ganyan naman, ang pinapahalap naman sa atin ay 76 term. So, una, hanapin natin muna yung ating common difference. So, what should be our common difference? Okay. Okay, so 13 minus 5 is, okay, 13 minus 5 is 8. 21 minus 13 is 8. 29 minus 21 is 8. 37 minus 29 is 8. Therefore, it has a common difference. So, therefore, this is an arithmetic sequence. Okay, ilagay natin doon ang ating common difference, which is 8. And then, ang ating number of terms, kapag hinahanap natin yung pang 76, ang number of terms ay 76. Okay. So, katulad ng ginawa natin kanina, gamitin lang natin ang formula to find the end term. And that is AN
equals A1 plus N minus 1D. Okay. So, ang ating hinahanap ay pang 76. Okay. Our first term is 5 plus, okay, ang ating N ay 76 minus 1. At ang ating common difference ay 8. So, ayun. So, A, 76 equals 5 plus 75 times 8 equals 5 plus, ano yung 7500 equals 605. So, our 76th term is 605. So, ganun lang kadali in finding the end term. Okay? Okay. So, punta naman tayo. Another question that can be asked in arithmetic sequence ay yung find the arithmetic means. Halimbawa, yung nawawala sa loob na term, yun ang ating arithmetic means. Okay, this time, hindi natin alam yung common difference. As I have mentioned earlier, the only way to find or to complete the arithmetic sequence is to find first the common difference. At itong ating sample ngayon ay hindi natin alam kung ano ang kanyang common difference. So ang gagawin natin diyan, hahanapin muna natin ang ating common difference. So meron naman tayo ulit formula. So don't worry. So to find the common difference, that is simply AN minus A1 N minus 1. Ganyan lang yan. Okay. So alin ba yung ating AN? AN means last term. AN means last term. Okay. So ang last term natin ay 79. Ang ating N ay number of terms. So, ilan dito? Isasama natin lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Therefore, ang ating N ay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. We can now find the common difference. Let us just substitute the value of each variable in the formula. So our common difference is our AN is 79 minus first term over 7 minus 1. So our D is 79 minus 7 is 72. Okay, divided by 6. So, ilan yun? 72. So, ang common difference natin ay 12. 72 divided by 6 is 12. Pag meron na kayong common difference, mahahanap na natin yung mga nasa sa gitna. Okay, anong ginagawa natin? Dadagdagan natin to ng 12. Okay, tapos yung susunod, dadagdagan natin ng 12, and so forth, and so on. And then, solve na natin. Okay. So, ano-ano yung ating okay? Ano-ano yung ating number? Okay, 7 plus. So, yun ang magiging sagot natin doon. Okay. So, 7 plus 12 is 19. Okay, 19 plus 12 equals 31. Ayun. Plus 12 equals 43. Okay. Plus 12 is 55. Plus 12 is equal to 67. So, ito yung ating answer. Okay. To check whether your arithmetic sequence, arithmetic means are correct, itry nyo idagdag dito yung 12.
Okay. So that is 79. Nakuha natin yung last term. So now we are confident that our arithmetic means are correct. Yung mga nakuha natin. So ito yung ating mga sagot. So that is 19. Okay. 31. 43. 55. And 67. So ganun lang kadali kung paano hanapin ang ating arithmetic means. Ngayon naman, ayan naman yung ating hahanapin. Again, unang hahanapin ay ang common difference. So ang common difference natin ang formula ay AN minus A1 N minus 1. Okay, so ano yung ating AN? That is 62. AN or last term. A1 is the first term, that is 2. And then, ano yung ating number of terms? Yung N. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang ating number of terms ay 5. 5 minus 1. Okay, so D equals 60 divided by 4. So, 60 divided by 4 is D equals 15. Okay. So, 15. The common difference is 15. We can now find the arithmetic means. Okay. Alam nyo na kung anong gagawin. Idadagdag lang doon. So, 2 plus 15 is 17. Tapos, 17 plus 15 equals 32. Okay. 32. Tapos, plus 15 equals 47. Okay. Let us check kung makukuha natin yun. 47 plus 15 equals 62. So, tama yung ating sagot. Ganun lang ang mga kailangan nating tandaan. Okay. So, yun ang harmonic sequence. Ang harmonic sequence naman, fraction. At mapapansin nyo ang kanilang numerator. Pare-pareho silang 1. Okay. Pag marunong kayo na sa arithmetic sequence, wala na kayong problema dito sa harmonic sequence. Kasi almost the same. Ang pagkakaiba mo nga lamang doon sa harmonic sequence, ito ay reciprocal ng term ng arithmetic sequence. Reciprocal ng arithmetic sequence. So therefore, to solve the given problems in harmonic sequence, the first thing that you should do is to find first the reciprocal of each terms. So ano-ano ba ang reciprocal niya? Ang reciprocal nito ay 2, 9, 16, and then 23. Makukuha na natin yan. So that's the procedure. Ilipat niyo muna, akunin niyo muna yung reciprocal ng bawat term. And then, proceed to what you are doing with arithmetic sequence. Okay, to find the next term, of course, the only way is to find first the common difference. So, meron ba common difference? Meron, no? 9 minus 2, 7. 16 minus 9, 7. 23 minus 16 is 7. Therefore, it has a common difference. Okay. So, anong gagawin lang natin? Idadagdag lang dito ang 7. So, ito yung magiging 30. Pero, hindi ito yung answer natin. Ito yung answer sa arithmetic. Therefore, our answer in the harmonic sequence will be 1 over 30. Yan ang magiging answer natin. So, madali lang. Okay. So, that's, again, ilipat natin muna siya sa kanyang reciprocal. Ang bawat term, ililipat sa reciprocal. So, that is 8, 12, 16. Okay. May napaparagdag tayo na ilan? Napaparagdag natin ay 4. 8 plus 4 or 12 minus 8 is 4. 16 minus 12 is 4. Therefore, the common difference now is 4. Okay, madali lang. To find the next term, simply add
the common difference to the term or dito sa 16. So this will be 20. Okay, so therefore, ang ating answer dito ay 1 over 20. Ganun lang kadali siya. Okay, finding the end term, pwede ang hinahanap ay 7th, 10th, 50th term, 100th term, and so forth and so on. Okay, let's have another example. Kunwari ang itinatanong dyan ay 20th term. Again, ilipat lang natin sa kanyang reciprocal ang bawat term. So this will be 7, 11, 15, at saka 19. Okay, so ganyan. Okay, meron ba siyang common difference? Meron. 11 minus 7, 4. 15 minus 11, 4. Therefore, that is now transformed into arithmetic sequence. And the common difference is, the common difference is 4. Okay, katulad sa arithmetic sequence, when we are looking for the end term, may formula. So the formula is an equals a1 plus n minus 1 d. Okay, meron na tayong lahat niyan. So ang ating hinahanap ay pang 20th term. So that is a 20. Okay, our first term is 7 plus, okay, kung 20th, hanggang 20th ang term na ating hahanapin, meaning ang number of terms ay 20 rin. So that is 20 minus 1. Our common difference is 4. Let us simplify. So A20 equals 7 plus 19 times 4. Ayun, imumultiply na natin ang 9 times 4. So that is 36. 76. Okay, so 7 plus 76, and 76 plus 7 equals 83. Okay, 83 na ngayon ang ating ano yung ating magiging answer doon? Ano yung ating answer doon? Answer natin ay, okay, 20th term equals or A20, pwede yan ganyan, either way, pwede yan. So ang A20 natin ay hindi na 83. Yung answer natin kanina sa ating procedure, kukuhanin natin yung kanyang reciprocal. Okay, so that will be 1 over 83. Yun ang ating pang 20th term, 1 over 83. So simple. Finding the harmonic means of the sequence. Yung katuloy yung nasa sa gitna naman ang nawawala. Pagka means, ibig sabihin nasa gitna. Okay, let's solve this problem. This time, ang hinahanap naman natin ay yung arithmetic means. Harmonic means. So, ganun din, ilipat lang muna natin siya sa arithmetic sequence. By translating its term into its reciprocal. So, itong 1, 6 magiging 6. Okay, then, okay, ganyan. Okay, and then, 41. Okay. Okay, madali naman ang paghanap ng common difference kasi we have the formula na natutunan natin kanina doon sa arithmetic sequence. So, to find the common difference, that is simply an minus a1 over n minus 1. So, ang ating an ay 41. Okay, minus 6. Okay, ang ating number of terms ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, that is 6 minus 1 equals 41 minus 6. Okay, and then divided by 5. So, our common difference is 7. Sabi ko nga, pag nakuha na natin ang common difference, wala na tayong problema. So, that is simply kung ang ating hinahanap. Ito, apat ang ating hinahanap. So, idadagdag lang natin doon ang common difference. So, 6 plus 7 is 13. 13
plus 7 is 20. 20 plus 7 is 27. 27 plus 7 is 34. Okay, 34 plus 7 is 41. Okay, therefore, ang ating answer doon will be, okay, will be 1 over 13. Okay, 1 over 20. 1 over 27. At saka 1 over 34. Ayun, yun ang ating answer doon sa taas. So, ganun lang. Ganun ang mga tanong sa harmonic sequence. Okay, lipat tayo doon sa pangatlo, which is the geometric sequence.